Okay, so good afternoon mga boss. So another installation ng QCY-F24-dash ka mga boss. Ito sa ating Hilux Toyota mga boss. Nag-install tayo kanina ng ganito din mga boss, F24-dash cam sa Mitsubishi Mirage kanina. So siyempre yung specs mga boss, F24 yan, DSD-dash cam. Naka 4K Ultra Resolution yan mga boss. So check natin yung kanyang unit mismo sa loob mga boss, para makita nyo yung actual talaga na. Ito siya. So naka-on yung engine yung bossing mga boss, pero naka-off yung kanyang dash cam kasi po sinet ko po siya sa screen saver mga boss. So pag i-press nyo yung screen, ayan, naka-on, on siya automatic mga boss. Ito, naka-dual mode siya, front at saka back. So sinet kasi ni bossing ng ganyan, gusto niya ano lang, back and front lang daw muna para makita niya. So save na natin mga boss para makita yung ibang features. Yan, ito siya, yung front camera mga boss. So kung gusto niyo po i-down yung camera mga boss kasi medyo na ano, mataas siya ng konti, dito lang po yan sa screen mga boss, ito sa left side, yan, swipe nyo lang yan up and down. Yan, depende na po yan sa inyo mga boss kung ano yung prefer na angle ng video na po na gusto nyo. And then ito yung features niya sa baba mga boss, which is yung mic recording mga boss. Ito siya is hindi lang po camera yung nagre-record sa kanya, kasali na po yung audio recording mga boss. So pag nagsasalita po kayo sa loob ng kotse is kasali po siya nare-record. So depende na po yan sa inyo mga boss kung gusto nyo pong i-on or i-off. Ito pina-off ni bossing. And then swipe na natin sa kabila mga boss. Yan. Ito sa back camera mga boss, yan siya. Ito yung back camera ni bossing. So bali mga boss is malapit ng mag alas 5 ng hapon, and then makulimlim yung araw ay yung ano mga boss panahon, kaya madilim na sa labas. Pero sa nakikita nyo mga bossing, napakalinaw pa rin ng camera ni dashcam F24 mga boss kasi naka 4K ultra resolution yan mga boss. Yan, ito siya 4K sa back and then sa front and then 1080p sa back mga boss. So punta tayo sa other features mga boss ng ating dashcams. So ito siya, yan, ito siya mga boss, yung driving recorder mga boss. Pag ganito yung display, i-press nyo lang po to para bumalik sa camera mga bossing. Yan. So and then ito yung smart driving. So bali mga boss, ito is naka default na siya, sinet up ko na po siya. Pag install ko po, sinet up ko na po siya para wala na pong problema si bossing. So dinemo ko na lang siya ng konti kung ano yung features ng ating dashcam mga boss. So ito siya yung mga record mga boss ng ating dashcam. Ayan, ito siya mga bossing sa front. Kasi mga boss, ito siya, meron siyang dalawang ano camera, video F at saka BGB. Yung F mga boss means front camera, and then yung BGB is yung back camera mga boss. So ito yung video lock. Pag meron kayong importanteng files na na-record mga boss, aksidente sa daan or etc., dito nyo lang po ilagay mga boss, video lock yan. Ito, may nakalagay ng parang K, ano, sa susian ng ano mga boss, K. I-lock nyo lang mga boss yan. Confirm, para mapunta siya dito sa video lock. Kung gusto nyo pong i-unlock, same process mga boss. So bali mga boss, meron siyang free na 32GB SD card mga boss. Pero depende sa inyo mga boss kasi expandable siya. Pwede nyo pong lagyan ng mas higher na gigabytes mga boss, para tuloy-tuloy yung recording natin mga boss. And this dashcam is naka-automatic delete na po siya mga boss. If ever napuno na yung files ni dashcam, automatic nagde-delete siya mga boss. Yung first na record niya before installation, yun yung i-delete niya mga boss. Step by step yan siya. And then pwede nyo pong i-delete din manually. Dito lang yan sa file management yan. Ito yung parang trash can, dyan nyo lang i-press, mag-delete kayo manually dyan. Or either, i-format na lang natin mga boss dito sa system settings. Ito siya. Meron nyo nakalagay na format mga boss. So depende na po yan sa inyo kung gusto nyo pong lahatan na delete, yun, format nyo lang po. And then kung gusto nyo pong isa-isa lang, ito lang yung file management. Or kung gusto nyo po na si dashcam na lang yung mag-delete, depende na po yan sa inyo mga boss. Kasi automatic nag-delete naman siya. So yun lang mga boss, for other information mga boss or inquiry, just visit our shop mga boss, Andres Auto Accessories siya. Yan yung sa bossing, mga black, yan yung may-ari ng aking Hilux mga boss. And then yun yung office namin sa loob. So ito yung landmark namin mga boss. By the way, ito yung namin yung Shell Station mga boss, yan siya. And then yung harap ng Shell mga boss, ito yung makikita nyo po, yan, Andres Auto Accessories. So puno si Ian yun mga boss. Yan, talagpak ng kotse. So ito yung daan papuntang ano mga boss, IBT at saka papuntang Zamboanga City. So madali lang po talaga siyang hanapin mga bossing. Yun lang po, peace.